morning once again to all our televiewers. We are here once again to another fun-filled morning of arts and craftworks here on Art Made Easy. Through the week, we have been showing you how to make the origami or the art of folding paper. We have already taught you how to make people, houses, sailboats, airplanes, just by folding paper. So now we are going to teach you how to make birds and flowers origami. So please join me in calling our guest, origami expert, Miss Sherilyn Aleda. Good morning, Len. Good morning, Ted. Good morning po sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Oh, Ted, ready ka na bang gumawa ng bird and flower origami? Yes, ready na ako at sa tingin ko, ready na rin ang ating mga audience. So, anong una natin gagawin, Len? Oh, okay, kung ready na lahat, ang una natin gagawin ay i-prepare mga materials na gagamitin natin. Kailangan natin ng mga papers. Ayan, dapat ibang kulay para mas maganda. Anong klaseng paper to, Len? Japanese paper yan, na ibang kulay. Tapos kailangan din natin ng... Kailangan din natin ng gunting. Then, yung protractor. Para sa mga designs na gagawin natin mamaya. Okay. So, anong una natin gagawin, Len? Ang una natin gagawin ay swan. So, first step natin ay, siguraduhin yung muna na papers na gagamitin natin ay square. O, so, ayan, yeah, square na siya. Sa paggawa nito, kailangan ipon nyo muna yung rectangle yung papel into triangle, then kupitin nyo yung sobra. So, anong first step? First step na gagawin natin, iharap nyo yung papel sa inyo, sa ano siya, parang diamond, harap niyo siya, tapos fold niyo siya sa gitna, yan, para may pattern tayo sa pag-fold sa gitna. Tapos, yung bawat dulo, i-fold niyo siya papunta sa gitna. Yan. Ay, dapat handa. Ayan, so ipakita mo na natin sa audience na. So, ayan, kailangan nakaganto na yung shape. Dapat nakaganto muna yung first step natin. Tapos, iharap niyo siya patalikod. Patalikod. Sa inyo. Tapos, itong dulong to, dapat idikit niyo sa kabilang dulo. Yung dulong malapit sa inyo, idikit niyo sa dulong malayo. Kaya mag-form siya ng rectangle. Okay. Ayan. Tapos ngayon, balik niyo siya. Balik niyo siya ganyan. Tapos, i-fold niyo siya papunta ulit dito sa middle. Ayan. So, kailangan ipod pa loob. Pa-loob. Ayan. Ayan. Dapat merong lalabas sa ganyan yung sigigit. Tapos... So, parang ito na maging itsura niya. Mula dito, pinold pa loob. So, ayan. Ayan. Hindi ganyan. After nyan, kunin nyo to. Kunin nyo tong anong to, side na to. Tapos, ilabas nyo lang siya, iurong nyo lang siya dahan-dahan, move nyo siya outward. Outwards? At parang lalabas na yung pinaka-base ng ating swan. Okay. So, pakita natin. So, parang naging ganito na siya. Yeah, ito pinaka-ano na, body niya. Body niya, tsaka. Tapos, ang susunod natin gagawin, focus tayo dun sa, focus tayo dun sa paggawa ng kanyang neck. Ay, hindi. Dapat pala muna, i-open nyo pala ulit ito. Open. Open nyo yung pinaka-ano niya. Tapos, i-open. So, parang ganito. Ganyan. Tapos, i-fold nyo ulit siya papunta sa gitna. Yan. So, i-fold ulit natin. Yung kabilang side. Parang kanina. Parang yung kanina, oo. So, pag-open natin, i-fold pa gitna. Tapos, after nyan, ibalik nyo ulit sa dating posisyon yung pinaka-neck niya. Yan, ibalik nyo siya. So, bale. Ayan. So, parang ganito, kanina, pinold pa gitna. Tapos, ganyan, ibalik ulit sa dating posisyon. Okay. Tapos, focus lang tayo sa paggawa ng neck niya. Ganyan. Palabas naman ngayon yung pag-fold. Okay, nilahan. Baka mag-umit. Okay. Ayan, so, kailangan dahan-dahan. Oo, kailangan dahan-dahan. Bali, yung neck yung ipo-focus natin, right? So, ayan. So, parang ito na yung pinaka-base niya. Pinaka-neck niya. Ito. Ayan. After niyan, kailangan gawa naman tayo, syempre, yung tuka, yung pinaka-ulo ng swan natin. Yung tuka. So, ang gabi lang natin, i-bend lang natin ng konti. Ayan. Okay. So, bali, ito na, i-fold palabas, tapos gagawa ng tuka, bali, i-bend lang ng konti. Bend lang mo ng konti. Tapos, para tumayo siya, para mag-stand siya, kailangan i-elm yung base, i-level mo yung base niya. Ayan. So may swan na tayo, Len. So anong susunod natin gagawin? Sa
susunod natin gagawin ay water lily para naman may kapeno yung swan natin ngayon. Oh, so para may concept siya. Sige, lagay mo natin yung swan natin dito. Okay. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng squares. Apat na squares. Ayan. Okay. Ayan. Dapat ganyan ay magiging ano niya, itsura niya. After niyan, buklat niyo ulit. Tapos kailangan nakaharap sa inyo yung pinaka-open na ano na side. Tapos itong dalawang anong to, tupin niyo ulit siya sa gitna. Papunta sa gitna. Ito half. Ayan, ganyan. Pakita muna natin sa audience lang, ha? Okay. So parang pagkatapos yung square ginanto mo, patupi mo siya pagitna ulit. Pagitna ulit. So, ang gagawin naman natin ngayon, kunin nyo siya. Kunin nyo yung pinaka, ayan, buksan nyo siya. Tapos gagawa kayo ng pinaka parang bahay kubo. Triangle na may ano sa ano. Ayan. Okay, sa kabilang side, ganun din. Okay. After nyan. Ayan, so ipakita natin. So parang ito, parang bahay ayan, kubo na siya. Ayan, parang bahay kubo na siya kasi both sides. Tapos? Ayan. Tapos ngayon, yung pinaka, yung sobra, itupin nyo siya sa likod. Yan, sa likod patupi. Oo. Yan. Oo. Eh, dapat din yan ilalabas. Yan. Okay. Oo, tapos. Tapos, dapat din yan ilalabas. Yan. Okay. Oo, tapos. Tapos, yung kabilang dulo sa kanan mo, gawin mo siyang triangle, paloob ulit ang tupi. Paloob. Mm-hmm. Tapos yung kabila, ano? Yung kabila, paloob dapat, din? Palabas sa kabila, siya. Sa kabilang side naman, parang opposite sila. No? Ah, kailangan opposite pala sila. Opposite so, sila yung isa paloob. Paloob, isa palabas. Sa kabilang side, ayan. Kita mo. So, ayan. Okay, yung kabilang side nandito. Ayan. Tapos? Okay. After nyan, ito, gagawa ko ulit ng triangle. Kurin nyo ulit siya. Lift nyo siya, tapos parang ganyan. Okay. So, parang ililift mo siya. Oo, lift mo siya, ganyan. Tapos yung kabila ulit, ganun din. Ayan. Tapos, yung kabilang side, yun din. Ganun din. Natin. So, parang gagawin natin sort of another small diamond. Oo. So, yung magiging itsura niya pagkatapos. Parang lumiit na diamond lumiit parang yung kanina. Oo. So, parang ganito na siya. Ayan. Tapos, ngayon, hanapin mo naman ngayon yung pinaka parang may butas. Ito. Ayan. Ito. Mo siya. Tapos. After niya, fold mo siya ngayon palabas. Ayan yung pinabutas natin. Ayan. Okay. Ganyan yung lalabas niya. Ah, so, bali, ito yung lalabas. Tapos, after niyan, bukas niya siya, parang sa lakot. Ayan. Ah, ayan. So, parang ito, right from here, bukas mo siya. Ayan. Tapos, para naman ma-open yung ano natin, mga leaves, yung ano, ay, mga petals ng flowers. Isa-isahin nyo yung ano, yung pinaka-petals niya, ganyan. Tapos, fold nyo siya, din nyo. Tapos, susunod na ano, ayan. Tapos ito. Ayan. So parang, ayan. So parang ganun. Tapos? Tapos niyan, para tumayo siya, lagyan natin siya ng base. Dito? Oo, sa ilalim, fold niya lang siya. I-fold paloob. Paloob, oo. Tapos yung isa rin. Ayan. Tapos, so para pa, i-buksan. Buksan mo na konti para magkaroon siya ng base. Ay, ang galing. Ano? Oo, para talaga siyang water. Ayan. So, ayan, may water lily na tayo at may swan. So, parang, paano ang susunod? Susunod natin gawin, parang, i-ano na siya, i-set up na natin siya na parang, parang nasa pan? Parang nasa pan. Ayan. So, kailangan natin gumamit ng plastic na. Oo, plastic na para sa tubig, parang blue. Ayan. Okay, tapos ito. Ayan. 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 So, next niyan, kumuha lang tayo para mga leaves niya. Leaves? Okay, so paano? So, parang ano lang siya. Hello? Oh, ayan. So, para talaga siyang ano, parang nasa pan. Oo. So, after that, anong, yun na leaves na yun? Oo. Sige pa. Para may design okay. Ayan, so, ayan. Flower natin. May pan na tayo. So, maraming salamat, Len, sa pagturo mo sa amin ng paggawa ng birded flower origami. Bukas nandito ka ulit, di ba? At maraming salamat. Paalam.